Welcome back mga kaibigan, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Happy weekend sa ating lahat mga kaibigan, ha. At salamat sa mga tumambay sa stream natin kanina kahit dalawang beses tayo na disconnect. Yun nga, no, ayusin natin yung ano, kung bakit, no, bakit tayo na-disconnect lagi. Susubukan ulit nating mag-live mga kaibigan sa susunod. At padako na tayo sa ating news and update mga kaibigan. So wag na nating patagalin pa. Unahin na natin itong thread mula kay Hale mga kaibigan. At mahaba-habang thread ulit 'to. Pero mahalagang aware tayo rito, no, kasi kahit papaano, mabibigyan ng actual data yung mga na-observe nating kaganapan within the game. Ang focus nito ay patungkol sa current player 2 advantage na inaing ng maraming players sa kasalukuyan. Kaya basahin natin ang sinabi ni Hale dito. In the previous thread, we got really good feedback from Posa Dadialicia, no? Hirap nang bigkasi ng pangalan niya. Where they requested for observed data to go all the way down to the top 10,000 players. The basis being that in the lower ranks, the difference should more noticeable, sabi, no? Pull of the end. At meron siyang ano dito, supporting data, may bigay, no, ng win rate ng top 1,000 in slices of 100 at top 10,000 in slices of 1,000, mga kaibigan. Ang scope nito ay last 24 hours at meron ditong player 1 at player 2 win rate. Andito rin yung number of players, games at axis per bracket, mga kaibigan. Goods to dahil merong transparency, mga kaibigan. At kapansin-pansin dito na sa lahat ng brackets, mas mataas talaga yung winning rate ng player 2. Kaya ituloy pa natin ang pagbabasa sa thread ni Hale. Sabi niya pa rito, my personal observations have been that often it's at the highest level that differences really tend to show. This is because there's normally very little room for error and games are a bit more decisive, especially when misplays or bad luck occurs. Lower brackets, more forgiving. Ayun nga mga kaibigan, no? mas makikita yung lamang ng player 2 sa mga higher ranks natin. Dito sa data na 58% yung win rate nila, no? Mataas talaga. Pero kung ikukumpara sa ano, sa win rate dati na 68-32 na in favor of player 1. Hindi na masama itong ano, itong 4-58, no? Nag-improve kahit paano mga kaibigan. At sabi pa ni Hale dito, ito tayo. Luckily, this wasn't a difficult request to fulfill, albeit we will be doing this in brackets of 1,000s and brackets of 100s and 1,000s. The reason for this is simply that players in the top 1,000 do not fight those in the top 10,000. So mixing the result wouldn't make any sense. Sabi, no? Good move din to mga kaibigan kasi mas makatotohanan yung ano eh, yung data kung kukuha sila from top 10,000 para rin ma-observe ng mabuti yung differences or yung percentage ng win rate. Dagdag pa ni Hale dito, this also allows us to make observation across multiple brackets where definitely different archetype exist and you could say it's a whole separate metagame. As some might have observed, there's more X archetype in Y bracket which occurs naturally. No, totoo to mga kaibigan dahil kung mapapansin nyo, yung leaderboard natin ay ano, no, iba't ibang meta yung namamayagpag sa top 100 to top 1000 at top 10k. No, although dito sa bracket ng ano, 100 to 1000, marami pa rin, no? Marami pa rin yung topas natin. Mahalaga talaga ang ano na makuha yung data, no, from different brackets. At ituloy lang natin mga kaibigan. Tayo. Dito na tayo. This should in theory debunk the idea
it's because of specific archetype that the rates are like that, simply because said archetype doesn't exist in the same capacity across all these brackets. Oh, my point naman talaga rito, mga kaibigan, hindi nga naman tamang sabihin na dahil lang sa mga naka-glorious ngayon o sa mga nakatopas, kaya ganito yung current win rates. Yung data na pinakita nila, combination ng iba't ibang meta or archetype ito, kaya masasabi nating reliable pagbasihan. Sabi pa ni Hill dito, the pool was also done over the last 24 hours of games to ensure that we're observing the more developed meta games, as many players have expressed that as the era plays out, the rates would shift since players would learn how to leverage being player 2 more. They did not shift, sabi niya rito. Sabi niya pa rito, with that, there's still of course the possibility that we have some sort of meta-warping discovery, such as some hidden composition that has yet to be discovered, or simply other teams becoming more accessible through mass breeding. So further observation is warranted. Yun nga, mga kaibigan, no? May chance pa rin naman na makadiscover ng bagong teams or meta, mga kaibigan. Baka biglang sumulpot, no? Yung mga bagong meta, no? Sa last day grind natin ng Epic Era, di natin alam. Dagdag pa ni Hill dito, that being said, while the changes from Rare Era have proven to be an improvement, that is from 6832, that yung percentage, mga kaibigan, no, ng ano, winning rate, 6832 rate, adjusting to 48-58 ngayon to, no? Yung current natin, 42-58. There's definitely room for more. Players 1 access to pre-tiff will be restored in the Mystic Era, and this should nudge rates. Yun nga, mga kaibigan, babalik na yung ating pre-keep, no, ng player 1 sa Mystic Era. May sense of hope naman na mag-i-improve pa itong sitwasyon, lalo na from 6832 tayo last Rare Era, na sobrang lamang yung player 1, di ba, mga kaibigan? Pero syempre, mas maganda siguro kung ano, kung talagang mas malapit, no, doon sa ideal na 50-50. At sabi pa ni Hale dito, by how much is something we'll have to wait and see, but I'm certain we all agree that it can only be for the better. Card advantage and consistency are tricky concepts to measure, as it depends heavily on the type of the team a player is playing. Siyempre, bukod sa card advantage at consistency, factor pa rin yung ano, yung skills ng mga players, kaya marami pa rin talaga ng ano dapat consider. Sabi pa niya rito, it's also important to acknowledge that as the change is coming in another era, the variables will also have changed with the introduction of Mystic Runes and Charms. So it would not be fair to say that whatever adjustment to the numbers will be because of this change. Sabi niya, no, agree tayo rito, mga kaibigan. Marami pang pwedeng mangyari, no, at pagbabago. At magbabago, lalo na papalapit na yung ating Mystic Era. Kaya abangan natin, mga kaibigan, no, kung ano yung magiging impact nito sa Mystic Era, mga kaibigan. Dagdag pa niya rito, with that, let's have a fine pool to see where players expect this change to the land that rates in the coming Mystic Era. Please feel free to vote anonymously, or perhaps even leave a comment sharing what you feel will be overall impact of this change in the next era. Thank you. Sabi niya, no? At yun, may pamimilian dito, mga kaibigan, no, na change 42-58, small change 45-55, medium change 48-52, at big change 52-48. At yun nga, mga kaibigan, hoping tayo palagi na, no, na mag-improve yung mga ganitong factors na nakaka-apekto sa game natin. Yes, no? Nasa team pa rin naman talaga kung may advantage tayo o wala. Pero hindi natin dapat ipagwalang bahala yung epekto
ng ginawa nilang changes sa player 1 at player 2 ngayon, Epic Era. Kaya sa pagbabalik ng free kit ng player 1, makikita natin ulit kung mag-i-improve ba or mas magiging fair yung changes na ginawa niya sa player 1's player 2, kaibigan. So let's hope for the best, kaibigan. Madako na tayo sa ating pangalawang update, kaibigan. Okay, dito tayo. Ito naman ay mula kay Berling, kaibigan. Sabi niya rito, Season 4 so far has the best battle retention since Origin was launched. Sabi, no? I've been tracking the numbers for multiple seasons and will do a deep dive on the last day of Mystic Era. Hashtag Axie Origins. Tapos, andito sa screenshot niya ay 1.7 million no, yung battles, Origin battles. Ito ay, ano, mga kaibigan, na 7 days to, yung data na to. For the past 7 days. Check lang natin, no? Check lang natin. Punta tayo dito sa home. Yan, click natin yung home. Tapos dito makikita natin no yung overall stats. Okay. Itong data na to nakalagay dito this week, no? Do not general stats from the past 7 days. Sabi dito, no. So yung data na to from the past 7 days. So hindi natin alam ngayon, 'di ba? Mas madami pa sigurado naman. Dami na talagang bumalik, mga kaibigan. So ayun, eto. Mga kaibigan, no. So 1.7 million, no. Grabe, dami nito. Nakatulong din siguro yung ano, mga kaibigan, no? Yung rank progression, no? Kaya mas nagiging competitive at mas maraming nag-i-enjoy na maglaro. Kaya maraming bumabalik eh. Mas tumataas yung daily active users natin kasi nga siguro nainganyo yung iba. Yung iba talagang, oh, yung beast ko lumakas. Kaya talagang inadikan na nila, no? Yung iba dati na nasa bear lang, no? Nasa bear, tiger, hindi sila makaangat-angat kasi nga hindi naman ganun kalakas yung ano natin eh. Hindi naman binuff talaga yung trinut, yung triple nut tracker natin. No, plus meron pa tayong glorious main, di ba? Eh, alam naman natin yung beast ay sobrang laki ng population niyan eh kasi ang daming nang nagbreed niyan noong dito, di ba? Kasi yan yung malakas din eh noong dito. Okay, bigan, no. Yun nga, no, mas naging competitive yung mga ano, mga player natin no, na nag-i-enjoy talaga maglaro. Maraming gustong makarating ng challenger rank kaya parami rin ng parami ang nag-i-stay, mga kaibigan, no? At dadami pa to, panigurado, no? For sure. Dahil nakita nyo naman, mga kaibigan, no? Talagang na talaga eh, yung team ng Axie Origin, mga kaibigan, patuloy na na no, nag-build, no? Kahit mapa-bear man yan o mapa-bull man yan, di ba, mga kaibigan? Talagang nakatuon talaga sila sa improvements ng game. So nakita nyo naman, di ba, yung mga response nila for this past few months, di ba? Nakikinig sila kahit papaano, no? Kahit papaano. Nakikinig sila, mga kaibigan, ha? Walang biro. Sa atin, sa community. Kung ano ba talaga yung mas maganda, no? Para sa Origins natin. Kasi sinabi nila dun sa ano nila, na roadmap nila, na community-driven. So, kailangan nilang panindigan yun, mga kaibigan, no? Kaya, saludo tayo sa developer, no, mga kaibigan, ng Axie Origin, ng Axie Infinity, no, sa Sky Mavis, no? Sa lahat ng team ano bumubuo ng Axie Infinity. Saludo tayo sa kanila. Grabe, sila lang yung mga devs na ano eh, talagang as in, no, talagang trabaho talaga eh. Wala silang pinipiling ano, pinipiling timeline, no. Fair man yan, bull market man yan, as in talagang diretso eh. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Philip la, no, dati na meron silang fund no for the 10 years no, mga kaibigan. Meron silang pondo sa 10 taon, mga kaibigan, no? Kahit na anong mangyari, may pondo sila sa isang taon para mag-build. So wala silang pakialam mag-bearman, no? Wala silang pakialam, mga kaibigan. Ganun, no, ganun ka confident or ganun ka yaman, no, yung ating treasury, mga kaibigan, sa Axie Infinity. Paano na tayo doon, ah? Enjoy natin doon, ah. At yun nga, no, dalawa lang yung ating update ngayon. Wala nang masyadong ganap. At pumunta na tayo dito sa ating comment section, mga kaibigan. At unahin na natin dyan si Idol Cherry Makabare. Magandang gabi, Lods, sabi niya, no? At kay Killer Instinct naman, Lods, antok na ako, sabi niya. Ito siguro malupit mag-grind to eh, si Killer Instinct. So, pahinga din. Pag may time, Idol Killer Instinct, no?
At kay Madam Sensei, magandang gabi Sensei. Magandang gabi din Madam, sana sarap, masarap ulam mo ngayon. At si Idol Maro Maro naman, sana all challenger, hindi ako makarelate. GM sabi niya. Parehas tayo Idol Maro, no? Grabe. Grabehan yung GM natin ngayon. Pero wala namang masyadong nagre-reklamo, no? Hindi siya katulad nung Taupas, no? Ng ating rare era na, di ba? Ang dami nagreklamo. Pero nung ito, itong Glorious Mind, kunti lang, no? Kunti lang yung ano, nagre-race na ito, no? So yun nga, mas madami talagang haters yung Taupas, no? Kaysa sa GM. Okay, at dito naman kay Andrew Sainz, gandang umaga Lods. Mula kay Andrew Sainz, shoutout sa'yo Idol Andrew Sainz. At kay Noel Abaya naman, kung ang gamit niyang rune ay Glorious Mane, tama lang sa kanya yan, kulang pa nga yung nadi-discard sa kanya. Sana man lang nilagyan man lang ng confuse ang mga naka-Glorious Mane. Hype yung damage yung naka-Glorious, ang OA ng damage. Sabi ni Idol Noel Abaya, no? Siguro ano to, no? Taupas siguro si Idol, no? Kasi grabe talaga yung pighati niya, eh, no? Parehas tayo, Idol, no? Pag gumamit ako ng sustain, nako po. Lagas yung sustain ko kahit anong gawin kong shield. O, bihira. Ikaw, sila ba naman, di ba? Magbagsak ng ano? Magbagsak ng isang card, isang energy. Abot ng 200 plus, di ba? Early stocks pa lang yun, ha? Paano lang kayo pag tumagal, di ba? At kay Idol OC naman, di ko talaga maintindihan ang about sa discard issue. Kaso for me, okay lang naman mabunot agad ang diniscard mo, lalo na't pag nag-reset na ang deck. Kasi random naman ang balasa, di ba? Hoy, iwan ko ba? Sabi. Isa nga din yun. Nasabi din ni Hale yun, eh, di ba? Halimbawa, lima yung cards mo, di ba? Gumamit siya halimbawa ng Parasite. So, nag-discard siya ng isang card, di ba? Halimbawa na lang yung diniscard niya sa'yo ay Photon Tail, di ba? So apat na lang, di ba, yung nasa draw pile mo, kasi nga lima sabi ko, di ba, nabawasan ng isa. So sa susunod na cycle, siyempre, kasi lima lang ang bubunutin dapat, eh. Kaso nga lang nabawasan ng isa, di ba, mga kaibigan. So mapipilitan, no, or mapuforce yung ano, yung draw pile na kumuha, no, doon sa discard pile mo. So magre-reset yun, iikot yun ulit. So malaki yung chance na yung Photon Tail bumalik ulit doon, no, sa top of the draw pile mo. Yung lima na yon, isa doon, baka Cotton Tail, di ba? Kasi random nga naman yun, eh, di ba? Kaso nga lang, yung concerns nila doon, talagang may bug talaga, eh, no? As in, wala talaga. Yung marami pang laman yung draw pile mo, konti pa lang nasa discard, kinuha niya yung card na yun, bumalik, no? Sa next turn, bumalik. So, yun yung concern doon. So, wala pa naman, no? Hindi pa naman napapatunayan kung totoo nga yung ni-raise ng mga players about doon sa bug na yun. Bug yun, panigurado. At kay Idol Warded naman, present. So, salamat, idolwarded.com. At kay Axie Kiwi naman, attendance lang, Idol. Salamat, idolo, Axie Kiwi. Yun nga. At maraming salamat sa inyo, mga kaibigan, no, na nag-comment dito sa ating comment section. At natako na tayo sa ating price check, mga kaibigan. Ang ating BTC, 1.5 pa rin, no? Wala namang masyadong galaw to. Ethereum natin ay nasa 100,000 pesos pa rin naman. Okay, so madako na tayo sa ating sana yung ating SLP dito. Sana yung search photo na wala. Log na. Ayun. SLP muna tayo mga kaibigan. Check natin. Ang SLP natin mga kaibigan ay 0.12 mga kaibigan, mas automation ng 0.6% sa kanyang 24-hour range. At madako naman tayo sa ating RON. Check natin yung ating RON, 63.29. So pataas pa rin mga kaibigan, no? Talagang malakas yung RON natin, hindi papatinag talaga. Kagahapon, kagabi, di ba 6 halos 6.5, di ba, yung tinaas niya sa isang araw ngayon. Up na naman siya ng 1.2%. So, 63.29 pesos ang ating RONEN, mga kaibigan, RON token. At lastly, ang ating AXS, mga kaibigan. Check natin. AXS. 59 spot pa rin, no? Talagang nakasteady lang siya doon. Uy! Ganda to, green, mga kaibigan, no? So, tumaas siya, mga kaibigan, ng 2%, no? 2.1% ng isang araw. So, 401 na naman ang ating balik na naman sa 400 mga kaibigan, no, ang ating AXS. Okay, so good news to. Yun lang mga kaibigan, no, last, hindi pa pala, no, mamaya pa ako maglalast mga kaibigan.
Okay, dito muna tayo sa ating leaderboard, mga kaibigan. So nakikita nyo naman, ang ating top 1 ay si KDRV pa rin, mga kaibigan, na gumagamit ng Glorious Nut Combo, mga kaibigan. Okay, so nawala na yung magtotropa dito. Sila sila dito ng kagabi. 1, 2, 3, di ba? Mga CO ng dito. Okay, ang pangalawa natin, gumagamit ng Jinx, mga kaibigan, no? At Topaz din, ang pangatlo. Okay, at meron ditong Leafy, no? Check na natin to, baka... Si Mino to eh, Mino 5. Na 70% win rate, grabe yan naman to. Lakas naman ni Ibulo. Check na natin sa battles niya. Kung ito nga yung ginagamit niya. Iyan ko nga muna. Masyadong lapit. Okay, eto mga kaibigan, no? Ay, Blitz. Eto rang talo siya rito. Eto panalo. Consistent naman siya mga kaibigan, no? Eto talaga yung ginagamit niya. Lakas. Okay, so, nandito pa rin mga kaibigan, no? Yung ating Leafy, no? Na natin yung team niya. Okay, so Bamboo Shoot, mga kaibigan, no? And then Leafy. Combination na itong dalawang to kasi nga, nagigain ka ng tatlong ano agad to, di ba? Tatlong leaf agad to. Isang ano lang, bamboo lang, di ba? Grabe ah. Ito lang yung gamit yung mga kaibigan, ng Miracle Leaf. Last Wish, tapos Leaf Cloak, mga kaibigan, no? So, nandito siya sa top 10, mga kaibigan. Okay, so eto nga yung sinasabi natin kanina, no? Na diverse yung meta natin ngayon. Nakakakita tayo dito, no? Uy, sobrang tayo. Nakakakita tayo dito ng ano eh. Malulupit na ano eh. Oops, bago na agad. Pumagsak na bagod siya, no? O nagpalit na siya ng team. Okay, so number 2 na, si Lynx, mga kaibigan, no? Grabe. Ang bilis na akit ni Lynx, ha? Ito sila na naman yung nandito, mga kaibigan. Okay, yan. Diba? Ito yung number, ito yung kagabi, diba? Sila-sila din yung nandito. Ito magtotropa to eh. Kasi magkakagil to, mga kaibigan, eh. Makita nyo yung ano niya, CO. Yan, diba? Itong pangatlo, gumagamit ng Topaz. Ito ba yung ano rin? Si Ralu Sura, ito. Bagsak siya, no? Number 6. Ilang week din, no? Isang linggo rin yata na nasa ano siya, top 1 siya. Yan. Topaz pa rin maran. Topaz pa rin naman, no? Yung marami dito. At saka, yun, Glorious Mane, di ba mga kaibigan? Yun nga. Ay, may Aqua dito, no? Ito, Topaz pa. Topaz nga pala. Kala ko naman, pure Aqua eh. O, yun lang mga kaibigan, no? Medyo nakaaba na naman tayo dun, ha? At dito na tayo sa ating floor market, mga kaibigan, no? Ito ang ating mga presyuhan, mga kaibigan, no? Yung mga isda natin dito. 1.0, tumaas, ha? Diba, 1.45, mga kaibigan, no? Ang pinakamababa dito. And then, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mga kaibigan, no? 1.4. And then, 1.5 na the rest, mga kaibigan. Tumaas, ha, mga kaibigan, no? 1.5 to, no? First page pa lang. So, second page, malamang, no? Kailan kaya natin makikita yung 1.56? 1.6, malapit na yan, no? Tumataas na kasi. Okay. Hanggang dun na lang tayo, mga kaibigan. No? Ay, maraming maraming salamat, syempre, sa pakikinig at panonood. No? Mga kaibigan, sa ating video. For more news and updates, stay tuned lang sa ating channel. For your question, concerns, suggestions, or opinions, feel free to comment on our comment sections. Sisikapin nating masagot ang lahat ng yan. Huwag nyo rin kakalimutan mag-like sa ating video at mag-subscribe sa ating channel, syempre. Dahil malaking tulong yung pagla-like nyo, mga kaibigan, sa ating video at syempre yung pag-subscribe, mga kaibigan. Kasi 70% no, ng nanonood sa atin eh hindi pa pag-subscribe, mga kaibigan. Yun lang, no? Maraming maraming salamat ulit at mag-iingat kayo palagi, mga kaibigan, no? And peace out.